Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawin ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay na kayabaan, at sa lupay na kayabaan sa pangataong inalulugdan niya, pinupuri panagin, dinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuni ka namin, pinasasalamatan na namin, na kesagamin na aking kapuluhan. Panginoong Diyos, Ari ng namin, Diyos Amang
pagkakapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, kong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Nagagalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ng sanlibutan. Ang labing mo ang aming kahilingan. Ang labing mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdog sa sa akin, sapagkat ikaw lamang ang barat at ang pataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa pagkakilalaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Paguli sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pangindapatin maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Walang agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat.
Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa karunungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundugay, natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anupat wala sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito,
Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Sa Ingles, ito po yung tinatawag nating Transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pero tandaan natin, mga kapatid, sa ating pananampalataya na ang paniniwala natin ay ang Diyos Ama ay makapangyarihan. Kaya nga tinuturing natin na ang Diyos Ama ang naglikha ng lahat ng bagay. At kasama sa nilikha ng Diyos Ama ay ang tao. Ngunit ang mga tao ay tumalikod sa Diyos. Nagharap, naghanap ng iba't ibang Diyos-Diyosan at tila nagkasala sa Diyos. Pero hindi matiis ng Diyos Ama ang sanlibutan. Kaya sa pagmamahal niya sa sanlibutan, ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. At tandaan natin sa ating pananampalataya na si Jesus ay hindi lamang tao. Sa ating pananampalataya, si Jesus ay Diyos din. Hindi lamang siya taong kagaya natin, bagkus siya din ay Diyos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, nandoon po at umakyat sa bundok si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan. At dito, nagbagong anyo ang Panginoon. Pero anong klaseng pagbabagong anyo? Namuti ang Panginoon. At sa pamumuti ng Panginoon, tila ipinamalas niya ang kanyang pagka-Diyos. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad ang kanyang pagka-Diyos. At marahil yan ho ang paalala sa atin ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Mamulat ang ating mga mata sa pagka-Diyos ni Jesus. At kung mamumulat ang ating mga mata sa pagka-Diyos ng Panginoon, dapat nananatili ang ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, kung merong pagka-Diyos si Jesus, dapat nananatili ang ating pag-ibig sa Kanya. Kung merong pagka-Diyos si Jesus, dapat nananatili ang ating paniniwala sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita. Dapat ito ay nasa kalooban natin at tayo ay tunay na nagtitiwala at naniniwala sa kakayanan ng Diyos. At ano po ba ang kakayanan ng Diyos? Na ang lahat ng bagay pwedeng maging posible. Kaya marahil, mga kapatid, kapag tayo ay tumitingin sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, makita natin yung kanyang kakayanan. Makita natin yung kanyang pagka-Diyos. At kung makita natin yung kanyang kakayanan at makita natin ang pagka-Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno, manatili ang ating pananampalataya sa Kanya. Manatili ang ating pagtitiwala sa Kanya. Manatili ang ating paniniwala sa Kanya. Marahil yun ho ang karanasan nila Pedro, Santiago at Juan. Namulat ang kanilang mga mata at nakita nila ang pagka-Diyos at kakayanan ni Jesus. Panawagan din sa atin sa araw na ito. Imulat ang ating mga mata. Kahit tayo minsan ay humaharap sa pag-usubok,
kahit minsan umaharap tayo sa mga problema, baka kulang lamang ang pagmulat ng mga mata upang makita ang kakayanan ni Jesus, upang makita ang kakayanan ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, nang namulat ang mga mata ng mga alagad sa kakayanan ni Jesus, ano ang naging tugon nila? Ang sabi nila sa Panginoon, magtayo na po tayo ng kubol. Isa po para kay Moises, at isa para kay Elias, at isa po para sa inyo. Bakit po kaya nasabi nila iyon? Dahil nakita nila marahil ang pagsunod nila sa Panginoon ay buhay na may kapalit ng pagkakaroon ng komportabling buhay. Dahil nandoon at nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ang hindi nila naiintindihan, mga kapatid, nakasama sa pagka-Diyos ni Jesus ay ang pagsasakripisyo. Kasama sa pagka-Diyos ni Jesus ang kanyang pagbaba sa bundok upang ialay ang kanyang buong sarili. Mga kapatid, ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi lamang sa kanyang kapangyarihan na maging posible ang lahat ng bagay, kundi ang kapangyarihan ni Jesus nakaugat at nagmumula sa kanyang pag-aalay ng sarili. At ang pag-aalay ng sarili nakaugat at nagmumula sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ni Jesus ay ang kakayanan niyang mag-alay ng sarili. Ang tunay na kapangyarihan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi nangangahulugan na kakalimutan ang buhay ng komportable. Pero nangangahulugan na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, kaya din nating magsakripisyo, kaya din nating umibig kagaya ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kapag namulat na ang ating mga mata at makita natin ang pagka-Diyos ni Jesus, nawa mamulat din ang ating mga kalooban at puso na minsan sa buhay natin, kailangan natin bumaba ng bundok upang tayo din ay magsakripisyo, upang tayo din ay umibig kagaya ng Panginoon. At yun sa kanya-kanyang buhay natin, kagaya ng Panginoon, tayo ay nagbabagong anyo. Tayo ay nagiging kagaya ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po yung dalawang bagay na ipanalangin natin sa Panginoon. Mamulat ang ating mga mata at makita ang kakayanan ni Jesus. At kapag namulat na ang ating mga mata, panawagan sa atin na ang bawat isa sa atin kagaya ni Jesus Nazareno may kakayanang magsakripisyo, mag-alay ng sarili at tunay na magmahal. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo, inihahayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya, ang ating panalangin, lubin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa
naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng nilawalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Panginoong Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon upang marinig ang iyong salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin, ay maparamnawa sa sinag niyang magningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang kanyang ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, ang pangako po.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulog sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa'yo pa rin
titiwala kailanman. Ang Inoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y inata. Matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan mamalagi sa banal mong harapan. Ang dinig mo'y makapigan, pag-ibig mo'y maramdaman, padakilaan at tanda'y masaksihan. Ako'y laging nasa piling niya. Anino ako nasisinda, matatakot kung ako'y laging nasa announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devotion sa mahalapong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapag-iging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan, ang gusto'y namatayan ay sa bisag ng aming taming lasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inahal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,